messaging on? Yes. Sabi niya, wages can make you a living. Tama? But profit can make you a fortune. Narinig niyo na po yan? Yes. Grabe, sobrang totoo po yan. Yes. Kami po, pag nag-resign kami or nag-retire, yung aming number of years, binibigyan ng pera, tama? Yes. Ang tawag dito, separation pay, tama ba? Ayan, kasi ganito sa kami, okay? Let's say, ang income ko, 150,000 per month, okay? Ayan, 150,000 per month, yung first 5 years ko po, okay? Half lang, yan. So, magkano? 75,000 times 5 years. Magkano? Magkano? Ilan po? 375,000. Tama? Ayan. Yung 5 years, yun, first 5 years. Sabi ko, 10 years na ako, di ba? 10 years ako sa March. So, from 6th year onwards, ang computation po niyan, buo na siya. Okay? So, 150 times 5, buo, magkano? Ha? 750,000. So, magkano na po yan? 1 million? Zero. Tama. Yan. Zero? Million. Okay? Tama ba? Tatlong zero. 1.25. Ayan. Okay? Yes. Tama na. Okay na po. Ayan. Pag marami na kasi, ako talaga bobo ako magbilang ng pera. Lalo pag makapal. Ayan. So, 1 million, okay? 25,000. Working for 10 years, full time. Ay, grabe, no? 1,025,000 working full time outside the Philippines. Malayo sa nanay, malayo sa tatay, malayo sa mga anak. Ang dami tiniis, tama? Yes. Ang dami tiniis, okay? Ang daming Pasko, New Year na hindi ano, nakapagpaputo. Di ba? Kahit malang lusis, wala. Marami, ibig sabihin, maraming ano, pagtsatsaga at pagtitiis ang OFW, tapos ito ang kikitain. 1,025,000 in 10 years full time. Magkano po yung checking ko ngayon? Noong nakaraan? 900, I think 76,000. Oh, 976,000. Guys, part-time. Kunti na lang po. 1 year. Ano man eh? Yes. Grabe, no? Alam nyo kasi, ito talaga, pag inumpisahan ko ngayon, kasi ito yung realization ko talaga sa sarili ko. Hindi ko hakatawin si Ian kung hindi ko ito na-realize. Imagine, pag nagdagdag pa ako ng another 5 years, ipagtatrabaho ko pa siya, wala pa, hindi pa siya natapos. Mag-add pa ako ng another 5 years, wala pa siyang 2 million. Gets nyo? Imagine, 15 years, full time. May utang pa ako 5 years, ha? Kasi mag-10 years pa lang. Yun lang ang kikitain ko. Samantalang kay Ian, kinita na po natin yung 15 years part-time. Diba? Ayan. So, hopefully, kung meron po kayong mga leaders sa abroad, iparealize nyo po ito. Let them know how to compute kung ano po yung pinaglalaanan nila ng mahabang panahon sa ibang bansa. Kasi baka hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam. Diba? Imagine saan mo ito ilalagay. 15 years, pagbalik mo, lalagay mo siya saan? Magnegosyo ka rin eh. 100% of all OFWs, pag hindi po yan umuwi ng, minsan na retirement age na eh, 60, 65, pag umuwi ng Pilipinas,
us